mo si Lips? Ibababa lang. Basta ako to. Oo, yan na. Ay, mauutas eh. Ang bigat ng yero. Hi guys, samahan nyo ako ngayon, i-house tour ko kayo sa bahay namin at kitang-kita nyo naman yung mga timba at kasirolang yan nakasabit dyan sa aming bubong dahil sa tuwing uulan, tuluan. Ayan nga pala yung salas namin. Isipan na nga pala namin palitan yung mga bubong naming puro butas at puro puno ng kalawang at yan, wala nga pala kaming makatulong sa paghahakot. Kahit gaano kabigat tong isang yero na to, talaga namang bago matapos magbuhat ay may amnesia at comatose ka dahil sa bigat ng yerong yan. So ayan guys, at naghahakot ako ng yero ngayon. Ang bigat pala ng isa, ang isang yero yata ay 5 kilo, ang sakit sa braso. Diyos ko po, ako'y hindi mauuli ang mag-construction. So guys, ayan, magpapalit kami ng yero ngayon. At hindi na kami matutulog sa tulutulo ang bubong. At talaga namang papakita ko sa inyo, mag-update ako sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga nakasabit sa aming mga yero para lang huwag tumulo nandoon. Alam mo, taon na! Ilang taon na ang nandoon, kaserola, timba, planggana, tingnan nyo, papakita ko sa inyo. So, wait lang, hahakot ulit kami ng yero, panoodin nyo. Guys, nagkakauntugan na guys! Kita nyo naman guys, bago mahakot yung mga yerong yan, baldado yung ulo nyo at puno ng bukol. Ay, nagtapak na nga pala ako dyan guys, dahil sobrang dulas ng paa ko. Sa totoo lang, ang hirap maging pasmado dahil habang naglalakad ka, bigla ka na lang matutumba at maglalagad sa sobrang dulas ng paa mo. Hawakan mo. Ayan guys, nakatatlo na ho kaming hakot ng yero pero ang hakotin ay 30 piraso. Might 20 shitty pa. Tingnan natin ang mangyayari sa ulo ko kung... Isaklog mo! Basahan. Tingnan natin kung magkakabukol ang aking ulo. Yan, parang... Ha? Hindi ko na kaya. So ayan guys, ako'y natutulero. Hindi ko alam kung alin ang iiipod, kung alin ang bubuhatin. Alkohol! Ayan guys, may 27 pa kaming hahakotin guys. At tatlo pa lang ang nahahakot namin ngero. Bukol-bukol na ang ulo. Pinapasunod, alam na mo ng Tagalala eh dito. Yung pagmuka. Ayun guys, bukol-bukol na yung ulo ko. Hindi pa din tapo. Tulirang-tulirang na ako eh. Hindi nga ako nag-construction bago na pagbuhat ng 30 pirasong bubong. Kailangan ko na mag-ano, Starbucks. Mapakita ko sa inyo yung Starbucks ko mamaya. Cheso. Yun yung mga paa-pa ako. Tingnan niyo! Palagari na nga din pala ng kahoy para palitan lahat ng kahoy namin sa bubong dahil halos lahat ay gato na. At dahil sa tuwing uulan ay natutuluan yung mga kahoy kaya ayun, agnas na. At yan nga pala, after 28 years, ngayon lang ulit mapapalitan yung bubong niyan. Tingnan nyo naman ang mga kalawang at mga kahoy na gato-gato na dahil sobrang tagal na talaga ng bahay na to. Ayan nga pala yung timba at balde na nakabitin at meron pa nga pala dyang kaserola guys. Ayan, i-update ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung ano yung nakalagay dyan sa aming kisame. Ayan nga pala yung kaserola na matagal ko nang hinahanap tapos sa tuwing magluluto kami ng sopas nawawala. Nandiyan pala sa taas ng kisame. Ayan nga pala yung pinag-aalaban ko ng mga damit, yung planggang stainless. Nandiyan din pala at yung timba na yan. Kaya pala kulang yung timba sa banyo. Nandiyan din. At makikita nyo nga pala, meron din saho dyan ng plastic bottle dahil tumutulong nga dyan pala sa kisame. Ayan nga pala ang kusina naming animoy. Laging pestahan sa dami nakasampay na damit. Kitang-kita nyo naman yung bubong namin. Tingnan nyo naman kung gaano kakapal yung kalawang, makapal pa sa mukha ko. Talaga namang pansin nyo naman na meron dyan kawayan. Hindi nga pala yung sampayan. Yan nga pala ay alulod na hanggang doon sa may lababo para lahat ng tulong sa bubong dyan nga pala pupunta sa lababo. Ayan guys, Diyos ko, tingnan nyo naman kung gaano kahaba yan. Tingnan nyo naman at sa may tungkungan namin pala ay meron nga pala nakasabit ding garapo na talaga namang may laman pa yata ng tubig. Ayan nga, o tingnan nyo at meron ding alulod doon na doon naman sa labas tutulo yung tubig na galing sa bubong. At kaya kapag ikaw ay magluluto, talagang dapat nakapayong ka dahil lahat ng kalawang ng bubong papatak sa niluluto mo. Hay nako guys, at salamat na lang at mapapalitan na yung bubong namin. Alam nyo ba na sa tuwing umuulan halos yung aming
kusina ay mapuno ng mga sahod na timba at balde kaserola na sa tuwing iihi ako kada hating gabi ay inababangga talaga ang paa ko. Pati yung ingrown ko nawawaldas dahil sa mga nakasahod na kaserola. Minsan nga nagugulat talaga yung mga tulog dahil sa tuwing dadaan ako ng hating gabi nagkakarambulan ang mga kaserolang nakasahod sa aming natulong bubong. Kung mapapansin nyo nga pala ay may gara po na naman nakasabit dyan sa may kwarto nila at meron nga palang makikita na yero na nakasahod dahil guang-naguang nga pala ang butas ng bubong niya na sa tuwing tutulog kayo daig nyo pa natutulog sa gitna ng ulanan. At kita nyo naman na ang daming mga nakasabit na mga kahoy-kahoy dyan, yan nga pala isang pahay namin dahil sa tuwing kapausok yung mga kapitbahay namin nililipat namin dito sa kwarto. Ang purpose nga pala ng yero na to ay kapag tutulo yung bubong na malaki yung butas doon ay dito tutulo at lalagay naman ng timba dito sa may baba. At yan nga pala ang pinakamahaba naming alulod sa loob ng bahay, ng mahiwagang alulod dahil kung wala yan, malamang na bahain kami sa loob ng bahay. Nandito pala ang dilaw na timba, kaya naman pala kada maglalaba ako, kulang ng timba sa loob ng banyo. At sumunod na araw nga, umusap na ng tagabuhat ng kahoy dahil hindi ko talaga kaya magbuhat ng ganitong kahoy sa sobrang bigat nito. Diyos ko, itinaray ko nga buhatin yung isa, hagi ako na mabuhat dahil sobrang talagang bigat. Yan nga pala, nagsimula na sila maghakot ng mahogany, galing pa nga pala yan sa ibaba at pinalagari pa yan doon. Bago pa yan mapalagari isa-isa, sobrang dami talagang proseso kapag magpapalit ka ng bubong. Pero ang maganda doon, hindi na kayo tutulog sa tulutulo ang bubong na sadya namang mabahain kayo kapag walang nakasahod ng mga timba at kaserola. Yan nga pala ang money call center na sobrang lakas na kahit gaano kalaki ay kaya niyang buhatin. At yan nga pala ang mga pamangkin ko na bumuhat ng mga mahogany dahil hindi ko talaga kaya. Yan nga pala ang ama ko na animoy foreman na tagamando sa lahat ng nagbubuhat ng kahoy. Tingnan niyo naman at pansin na pansin niyo sa labas ng aming bahay na kahit yung mga alulod ay talaga namang sirang-sira at awang na awang na sa aming bubong. Tingnan niyo naman kung gaano kakapal yung kalawang ng mga palpas ng uso ko. Ayan nga pala ang bayad sa mga nagbuhat ng kahoy tig 50 at tumatago nga sila at hiyang-hiya sa akin. Ayan nga pala, pinahabol pa ako sa loob ng abandonadong bahay na ito. Ayan, hiyang-hiya, Diyos ko. Ayan, tago pa sila sa kusina.